Yon! What's up mga kalumutes? Yan, magandang araw. Siyempre, nandito na naman tayo sa isang balitaktakan na namamarites natin ngayon sa Facebook. Medyo alarming kasi guys itong nakikita natin sa Facebook at medyo hindi biro yung pangyayari na to dahil merong involved na legit naman talaga na mag-iibon at talagang kilala sa larangan ng pag-iibon at nagbablog din sa ng mga dito sa ibon, nagbablog din yan si Sir Bench Season ng Long Hair TV, yan, saludo po. So yun, kasi nagagamit yung pangalan niya ngayon sa isang vlogger din actually yung ang ano ngayon, ang trending ngayon sa mundo ng pag-iibon. Kilala ko rin tong vlogger na to. Nauna pa sa ating nag-vlog to. Medyo hindi maganda kasi naman talaga yung nangyari or nang ginawa itong mag-iibon na to dahil sa kagustuhan magkaroon ng kinakamimiti ng lahat. Yan, ang yellow face. So, yan, ipakita ko sa inyo yung post nandiyan dyan. So, yon, so, parang lumalabas dyan, meron siyang nabiling ibon. Ang declared ay split yellow face. At sing-sing daw ng breeder ay kay Sir Bench Season. Yan. Na parang umalma syempre si Sir Bench dahil hindi naman sa kanya talaga galing yung ibon. So, nagdahilan itong breeder na to, si Alvin Mini Aviary. Ngayon, iba na yung pangalan niya, Basilio na. So, bigla after nung issue na yun, bigla nagpalit ng pangalan. Kaya naalarma yung mga kaibigan natin mag-iibon na kung hindi ka nga naman talaga guilty, bakit kailangan mong biglang magpalit ng pangalan sa Facebook. So, kung gagawa kasi tayo ng ganito, no, panindigan natin kung yung mga ginagawa natin dahil pangalan mo yun nakataya dito. Unang-una, nagbe-breed ka. Pangalawa, nagbebenta ka rin. Nagbabuying ka rin. Tapos nagbablog ka pa sa pa dito sa larangan ng pag-iibon. Sana yung credibility natin yung pinag-iingatan natin eh. So, so far ang Lumutes TV wala pa namang napapasukan ganyang nasasangkot sa ganyang gulo at hindi natin papasukin yan para lang sa kagustuhan natin magkaroon ng minimiting ibon. So inaral ko rin to, itong mga pangyayari na to, binasa ko yung mga nando doon sa comment section na, at meron pang isa doon na account niya din na yun yung nagpapaliwanag na kesyo binenta lang daw sa kanya to, which is 15,000 yung pagkabili niya daw, tapos ibinebenta niya ng 40,000, di ba? Malupet talaga naman. Ano yun? So, pero parang sa ganong karga ng ibon, mapapaisip ka na talaga para sa ganong halaga. Tapos alam mo, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na mahal talaga yung ibon na yun. Sana pinalegit check mo muna bago mo pinost, bago mo kinuha. Pinalegit check mo muna dahil si Sir Bench naman napakadaling kontakin, napaka nag-reply agad. Sana pina-check mo muna, Sir, meron pong ditong ibon, leg band daw sa'yo, confirm lang kung sa'yo po ba to. Sana ganun. Kung ganun yung ginawa mo, malamang hindi ka na pag-uusapan ngayon sa mundo ng pag-iibon. Pero parang sadya eh, parang sinadya na ewan ko kung mag-iibon ka ba talaga. Napaka bilis ng ginawa mo sa kagustuhan mong
makabenta or makabili. So hindi na naman natin masisisi yan. So hindi natin alam kung totoong sinadya yun or isa rin siya sa biktima, pero nag-public apology naman siya. So inaamin niya rin na yung pagkakamali niya, pero I doubt it, kasi hindi mo maipalabas yung taong kesyo kinuwanan mo, tapos pinalalabas mo rin na yung kinuwanan mo eh may nagpasa lang din sa ganong ibon, pasa-pasa, parang napaka-imposible. Dahil iilan pa lang ang meron yan sa mag-iibon. So, yung una pa lang na nagpasa sa'yo, alam mo na dapat yan kung legit yon o hindi. At kung mga ganong klase ng ibon, kung kukuha kayo, dapat siguro din yung sa legit na nag-yellow face kayo kukuha, hindi yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan, galing kay ganito. Wag, hanggat maaari, pumunta kayo sa mag-iibon, sa breeder mismo, at sa mga nagpo-post mismo ng mga ganitong klase ng ibon. Napakarami dyan na mga kaibigan natin na legit na may mga yellow face. Yan, kaya medyo nakaka-alarma yung pangyayari na to. So, baka sabihin naman ng iba, no, na sumasaw-saw lang tayo dito sa usapin na to. Hindi po. So, pasintabi sa mga magsasabi ngayon pa lang na tayo ay sumasaw-saw. Ginawan ko lang po ng content ito para po sa awareness para sa mga ibang mag-iibon, lalo sa mga newbie. So, nung lumabas itong post kasi na to, eh marami na palang issue itong si Basilio. Nagkaroon na raw to noon ng nagpa-ending ng ibon, tapos pinalitan yung napanalunan. So hindi ko yan na-confirm, pero sila na mismong nagsabi, yung mga involved dun sa istorya na yon. At meron din tayong isang post sa yan, bumili ng back-to-back split dilute from Zambales yata or Summer in Pampanga. Kinuha niya pa sa Bukawi. Napakalayo, di ba? Nag-effort yung tao, at syempre may perang involved dyan. So, pinag-ipunan niya yan. Pinaghirapan ang pambili niyan. Nakaka-apat na clutch na raw. Eh, kahit isa, wala pang inilabas na visual dilute. So, medyo questionable na talaga yung pangalan nito ni Basilio sa mga mag-iibon, dahil marami na raw itong nadali. So actually may group chat ngayon na ginawa para lang sa'yo, Basilio. Nandoon ka, hindi ka sumasagot sa mga kumakausap sa'yo doon. So yung iba doon, karamihan doon ay mga nadali mo daw at mga nabigyan mo ng ibon na nakargahan mo lang daw. So yun, eh sila na mismo nagsasabi, guys, ha, hindi sa akin ang gagaling yung mga sinasabi ko ngayon, dahil sa mga nadali or nabiktima, yung mga inputs na sinasabi ko ngayon. So para sa mga newbies, na syempre lahat naman tayo nag-aasam, no, na magkaroon ng mga medyo high-end or high-imitation sa ating ibonan. Pero tayo, happy na tayo sa mga low-mits, eh. Ayan, kung makikita nyo dyan, nandiyan dyan yung mga iba pa nating mga alaga. Low-mits lang yan, pero happy-happy na tayo dyan sa mga ibon natin. May mga parakit pa nga ako, nakasalang sa breeding. Yan yung mga alaga natin dito sa ating ibonan, syempre. Yun, hindi masamang maghangad na magkaroon tayo ng matataas na linyada or mga matataas na mutation ng mga ibon. Pero sa hanggat maaari, sa mabuting paraan po nating gawin yan. So kung hindi natin afford, huwag na tayong manloko ng tao na para lang magkaroon ka ng inaasam-asam mong ibon. So darating yan, eh. Malay mo, may mga kaibigan tayo dyan na talaga namang, oh, ito, gamitin mo muna para magkaroon ka. Marami. Basta mabait ka lang na mag-iibon at wala kang lolokohing tao, maraming susuporta sa'yo. Kaya
napakaswerte ng Lomis TV, syempre, at napakarami nating kaibigan na legit na mag-iibon at napakababait naman talaga na nagpaparaya ng kanilang mga linyada para magkaroon din tayo dito sa ating ibunan. So, hindi mo kailangan manloko para saan ba yun? Totoo bang para sa magkaroon ka lang din ng ibon na ganun? Or talagang gawain mo na para kumita? Diba? Kaya ngayon, ang usapan ngayon sa pag-iibon, mag-quit na yung mga manluloko kasi nadadama yung mga legit at matitinong breeder. Nawawala na ng tiwala yung ibang newbie na pumapasok sa pag-iibon. At syempre yung mga ibang breeder na rin na kumukuha rin sa kapwa breeder. So, masasuggest ko lang po sa mga baguhan at gustong pumasok pa lang dito sa larangan na pag-iibon, hanggat maaari po, mag-ABR visit po kayo sa mga mag-iibon na pupuntahan nyo para makita nyo. At kung magkaroon ng problema, alam nyo yung bahay ng mag-iibon na pinagkuhanan nyo ng ibon para madaling balikan, madaling puntahan. At hindi pa palit-palit ng pangalan sa Facebook. Kasi yun pa lang, makikita mo na na talagang anong klaseng breeder to. Parang may tinataguan. So, yun. So, harapin, masasuggest ko sa'yo, Basilio, harapin mo yung mga taong nagre-reklamo sa'yo. Kung isettle mo, kung ano yung mga dapat mong isettle. Marami kasing nagre-react talaga. Dahil siyempre, simpatiya sa mga nalulokong mag-iibon. Ano yan eh, nagkakarugtong yung mga bituka natin eh sa pag-iibon. Siyempre, ayaw natin hanggat maaari na may naaaragabyado. Dahil isang pagkakamali ng mag-iibon, nagiging questionable yung credibility rin ng iba. So, kung kayo naman na mga kukuha ng ibon, katulad nga ng sabi ng isang kaibigan natin, si JNJ Bagnet, ipabouch nyo sa Facebook, ipost nyo yung pangalan para malaman nyo kung legit talaga yung kukuhanan yung ibon kung hindi nyo siya kilala. At kapag naibouch nyo na talagang legit hanggat maaari, puntahan nyo sa bahay ng mag-iibon. At siguraduhin nyo rin na siya mismo yung may-ari ng ibon at hindi buy and sell lang. Kasi baka mamaya idahilan sa'yo. Ah, nabili ko lang yan eh. Ganito yung karga daw niyan. Ah, wag ka na. Dumirekta ka na sa totoong may-ari ng ibon. Huwag yung ibinebenta sa'yo dahil nabili lang din. Kasi bakit mo yung ibebenta? Kung totoo, kung sure ka sa pagkakabili mo, di ba? So, ibig sabihin nun, may problema na yung ibon na yun. Kaya kung may certain mutation kayong inahanap, hanapin nyo sa mismong breeder. Hindi yung nabili lang tapos ibebenta lang ulit, di ba? Kasi katulad nga nun, no? Natawa lang talaga ako dun eh. Binili niya ng 15,000 tapos ibebenta niya ng 40,000. Wow, grabe, instant 25,000 ang kinita. So, kitang-kita naman doon na may paghahangad talaga sa post na 'yon. Pinanood ko rin yung video. So, yung brother, ang may sasuggest ko lang sa iyo, settle mo. Baka mabigyan ka pa ng isang chance ng mga kaibigan natin sa larangan ng pag-iibon. Saka huwag papalit-palit ng pangalan sa FB at huwag masyadong maraming account kasi dun mo malalaman kung nai-scam isang tao eh. So ako, dalawa lang naman yung ginagamit natin account. Siyempre yung Basti Ruiz at itong Richard, yan. Lahat naman yun, dalawa lang yan, wala nang iba. Kaya, at bihira naman tayong mag-post ng mga pambentang ibon. Mayroon talagang sumasadya dito na para kumuha ng ibon. So, yun. So, kung may mga kailangan ng ibon, marami dito. So, minsan naman, no, may karga na yung ibon ko. Hindi ko pa sinasabi na karga. Normal pa rin yung sinasabi ko. Kaya, yun po. Kung hindi kayo sure sa bloodline o sa linyada ng mga ibon nyo, huwag nyo nang dagdagan ng karga para lang maibenta nyo ng mataas or para mahikayat nyo yung mga buyer nyo. It's a no-no po. Kasi minsan na rin kaming nadali. 50,000 back-to-back post done. Ayun. Alam na. Andiyan na lang. Diba? Yeah, lesson learned. Pero masakit. Masakit. Siyempre, pinaglaanan natin ang panahon yan.
pinaglaanan natin ng oras at pag-aalaga. Tapos, yung mini-mitimong mutation na ilalabas, eh, wala namang nilalabas. So, kayo na pong bahalang humusga. Tignan nyo, turiin yung mabuti ang mga kaganapan ngayon sa pag-iibon. Dahil maingay ngayon ang mundo natin sa pag-iibon dahil sa pangyayaring ito. Dahil nagamit yung pangalan ng isang legit na mag-iibon talaga at napakaganda ng credibility sa pag-aalaga ng ibon. Si Sir Ben, talagang yun pa. Yun pang nadamay o ginamit para lang makabenta. So, swerte rin sila at mabait si Sir Ben. Hindi na masyadong nagpa-apekto at hindi na masyadong pinatulan yung post na yon. Dahil mismong mga kaibigan niya na mga mabibigat na mag-iibon ay nagbabouch na hindi legbad ni Sir Ben yun. So, kaya it's a no-no. Bago ka gumamit ng pangalan ng ibang mag-iibon, siguraduhin mo kaya mo. Kaya mo ipagtanggol yung mga sinasabi mo. Huwag na huwag tayong gagamit ng pangalan na mag-iibon para lang makabenta. At para lang masabing legit yung binibenta nyo. So, karamihan naman dyan, no, sa mga kaibigan nating mag-iibon na ganyan. Hindi nagpapabenta ng mga ibon yan. Kasi may pangalan na yan mga yan, eh. Bakit kailangan ko pang, oy, benta mo nga to. Walang ganon. Sila mismo, hindi na kailangan mag-post dahil alam ng mga mag-iibon kung anong mga linyadang meron sila. Kaya hindi nakukuha ng ano yan, ng taga-benta. Dahil sila na mismo lalapitan na meron po kayong ganito, yun, hindi yung, oh, ito, bebenta ko, galing kay ganito, walang ganon. So yun, sana magsilbing aral po ito sa mga lahatin na natin, lahat na mag-iibon, kahit hindi newbie, na huwag po natin gagawin yung ganun dahil bad yun, bad. Huwag tayong gagamit ng pangalan ng iba para lang makabenta. At huwag tayong magdadagdag ng karga para lang magpa-impress sa mga buyer natin dahil pinagpagura nila yung perang pinambili niyan. Huwag na huwag po tayong magkakarga. Dahil ang mga kaibigan natin mag-iibon talagang galit sa kargador. Kaya huwag ganon, huwag magkarga ha. Buhat na lang, huwag na karga-arga na yan. So yun, matapusin na natin tong video na to. Binigyan lang natin ng puwang para awareness ulit sa mga nakakabasa at sa mga hindi alam itong issue na to. Eto, binigyan lang natin ng puwang. So ulit, Basilio. May panahon pa para magbago. Kung hindi mo na kayang tanggapin, deactivate mo na yung Facebook mo. Mag-quit ka na. So, yun. So, hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat po sa panonood. So, kung meron pa kayong mga ibang issue na gustong malaman, tumutok lang kayo lagi dito sa atin, sa Lumit TV. Dahil tayo nang bahalang magmarites sa mga kaganapan dito sa mundo ng pag-iibon. So, hanggang sa muli! Hanggang sa muling paglipad! Ito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po! And out!